Yo, what up? Welcome sa ating van tour. At iikot ko kayo ngayon sa van na ginagamit namin sa aming biyahe pagka matagal kaming bumabiyahe o kung sama kami mapadpad na mga adventure trip naming ong fam. Ito yung ginagamit namin. Ito ay Nissan Atlas 4-wheel drive. So pagka may mga adventure kami na kailangan namin pumunta sa mga mapuputik na lugar o mga ilog-ilog ganyan, nakakatuloy kami kahit papano. Dahil nga 4x4 siya, isang malaking dahilan din yun kung bakit ko siya pinili. So ikot ko kayo ngayon kung ano yung meron sa loob at ano yung meron sa labas ng camper van na to. Tara! Bale, umpisahan natin dito sa harapan. Ito yung driver seat. Ayan. Uy! May driver! Ito yung driver seat. Ito yung manubela niya. Malamang, alam nyo naman kung ano yung manubela. So, dito naman yung 4x4 niya. Dito yung settings niya. Ayan. 2H, 4H, neutral, tsaka 4 lows. Manual siya. Ito yung kanyang cambio. Kinonvert namin siya, nilagyan namin siya ng bakal na parang pa letter S para yung cambio ay mas lumapit sa kamay ng driver. And ito namang banda rito, nilagay naman namin ng board dyan. Parang lagayan ng mga cellphone. Pinalitan namin ng ganyang tabla para makahiga pa ang isang tao dito. Effective naman, dito naman tayo sa kabilang gilid. Itong gilid naman na to, dito namin nilalagay ang aming mga tools. Ayan, andito yung pala, andito yung maliit ko na lutuan, tapos andito din yung mga jack natin, andito din yung battery, andito din yung mga upuan na pang mabilisan lang. Itong blue na to, uling ang laman yan, may uling tayo dyan. Sara na natin. Next, ito naman, isang to ay saksakan. So dito kami nagsasaksak ng mga blender namin, ng kung ano pa yung mga ginagamit namin dito sa labas. Minsan mga projector kung nanonood kami ng movie dito sa labas. Dito yan, nakadirect ito dun sa ating inverter dito sa loob. Mamaya papakita ko rin sa inyo kung ano yung mga battery system itong van na to. At ito naman yung kanyang saksakan para makapag-charge yung ating battery sa loob. Hindi mo na kailangan ibilad yung sasakyan para mag-charge yung solar panel. Pag may kuryente yung lugar, pwede ka magsaksak. Dito mo isasaksak yun. Alright? Mamaya na tayo pumasok sa loob. Ikuti muna natin lahat ng nasa labas. Itong pinto na to, ang nakalagay dyan yung ating LPG. Dalawang LPG ang kasa dyan. Hindi ko na bubuksan kasi nakakabit itong ating bike rack. Dito naman ilalagay yung mga bike. Simula dumating sa amin to, wala naman talaga kaming bike kasi. So hindi pa namin nasusubukan kung makakabit pa natin dito yung bike. So ayan, tatlong bike ang pwede dyan. Ayan. Ito naman, sticker ng Masid. Siyempre, ayan. Representing our own brand. Sa lahat ng mga nakamasid dyan, what up sa inyong lahat. Ito, unang-unang makikita mong pinto dito na maliit ay lagayan namin ng mga goggles at lagayan ng mga snorkel, lagayan ng mga pangkawil. Mga pangkawil namin ito, dive knife. Ayan, dito lahat nakalagay sa side na to. Gloves, pang ganyan. And meron ding bidet dito, which is nagsisilbing shower sa amin. Shower talaga siya, ginawa namin siya para sa shower. So, may tubig na lumalabas yan. And ito, nakikita nyo, water tank, not diesel. Ayan, nakalagay. So, lagayin doon ng tubig, papunta doon sa loob ng van para yun yung magagamit mo panligo at saka panghugas sa lababo, etc. Ayan, kung binuksan mo siya ng ganyan, ayan, yun yung pinaka-inlet niya. May filter kami dyan, galing sa ilog, galing sa bahay, kung saan man may mga source ng tubig, dito na yan lahat nakapasok. Ang maganda dyan is accessible, hindi mo na kailangan labas ng tanke, buhatin. Dito naman tayo sa next. Ayan, nakasulat oh. Diesel. Diyan nakasulat kasi andito yung diesel natin. So may lock siya lahat para hindi ma-access ng kung sino-sino na hindi natin kasama. Ayan. Ito, nakalagay dito is yung lagayan ng diesel natin na tangke para sa sasakyan mismo. Tapos ito naman, andito dito na rin nakalagay yung mga spear guns natin. Ito yung mahabang area na manipis lang. So pasok yung mga spear gun. So all good na all good kasi nadadala namin yung spear guns namin sa kahit saan kami magpunta. Dito naman tayo sa kabilang side ng driver seat. Ito, dito madalas umupo si Janice. Actually, dito talaga nakaupo si Janice kasi syempre, oh yan. Meron pa rin tayong drano dito. Kasamang tropang si Stacy. Yung sahig nito inayos namin para mas mabilis linisin at saka hindi mukhang madumi. So yun lang, wala masyadong interesting dito sa harap. Ito namang pintuan, automatic yung window niya. Ito yung sa kabila. Ikot naman tayo doon sa kabilang side ulit. Stacy. Ayan, ito yung side mirror. Ayan, ito yung wiper. So, napakita sa inyo yan kasi basic naman lahat sa sasakyan may ganyan. Hindi ko napakita kasi sa inyo kaya umiikot tayo ulit. Itong awning. Ayan, ito yung kanyang pambukas. Tutusok mo lang yan dyan. Ayan, tapos buksan mo siya. Ayan, nalabas na siya. May bubong na kami. Sinasabit lang namin yan dyan para hindi nahuhulog. Tapos ito, ayan, pababa namin yan. Dudukutin mo lang yan. May paa na siya. Ayan, tataas mo siya ng ganyan. Ayan, para pantay na siya. Tapos ilalak mo dito. Lock na. So, hindi na yan nagmumove. And dito naman, meron tayong lights sa labas. So, isa, ayan, dalawa,
And sa kabila, meron din yung dalawa at sa likod meron ding isa. Pagkagabi, na nasa mga remote area kami na madilim talaga yung paligid, binubuksan namin yung buong ilaw sa paligid ng van para makita talaga namin kung ano yung meron sa paligid at makagalaw din kami ng kampante. Ako na rin nag-setup niyan, lahat ng ilaw dito pati sa loob, mga wiring sa loob, mga paglagay ng inverter batteries, fuse box, charge controller, solar para pag may problema, alam ko kung ano yung nasira kasi ako mismo yung nag-ayos. Tingnan naman natin yung gulong. Dating mababa itong sasakyan na to. Kung nakita nyo to nung bagong dating, pinalitan ko ng BF Goodrich na gulong 225-75R16. Ang load range niya ay E. Kaya nito ng mas mabigat-bigat na load talaga. So handa talaga siya dun. Pinalitan na rin namin ng rims. Ayan yung rims niya, Black Track na 16 inch. Panalo yung performance ng rims na to at saka ng gulong. BF Goodrich, wala ka talaga masasabi. Ito naman yung locking hub niya. Siniset namin sa free. Pagka normal driving lang, naka free lang yan. Pero pagka kailangan natin i-engage yung 4x4, isiset natin yan sa lock kabilaan sa harap. Mas reliable siya. Walang computer na papalya just in case sa bundok-bundok ka na lugar kasi manual nga siya na isiset mo. Locking hub. Dito naman sa likod, pinalitan naman natin siya ng leaf spring. Shock sa likod at shock sa harap kasi nung dumating ito dito, yung shock niya sa likod is putok na. Nakasayad na lang yung shock niya sa chassis mismo. Wala nang laro. Yung doon naman sa harap, putok na rin yung shock. So naka-bump down na rin yung shock. So wala na rin siyang laro. Ngayon, maganda yung laro niya dahil nga bago na yung leaf spring, bago na yung suspension sa harap at likod. So yeah, panggera na talaga namin to. Ready-ready na to sa apocalypse man kasi hindi natin masasabi, di ba, kung ano man mangyayari. At least, yung sasakyan natin, ready sa ganun. Makakatawid ng ilog, makakabiyahe kung saan man. Ito naman yung loob ng van. Pasukan na natin. Unahin natin dito sa pinto. Ayan. Ayan, itong pintuan na to, kinabit ko lang din ito dito. Si Kamangga pa nagluluto siya. Ito naman sa bitan ng mga basahan, sa bitan ng mga kung anong biglaan ka na isabit dyan. Ito naman, sisikwatin mo lang to. Table yan dito sa labas. Ayan, dito kami nagluluto. Dito nakapatong yung butane, kawali. Patikita nyo sa mga videos natin yon na dito namin niluluto lahat. At ito naman yung lagayan namin ng lighter, mga pambukas ng dilata, gunting. Mas madalas pa namin magamit to kaysa sa lutuan namin mismo sa loob kasi nga mga outdoor boys talaga kami. Bago ko makalimutan, ito yung lagayan ng mga tsinyelas. Dito sila naglalagay ng mga tsinyelas nila, sapatos nila pagka aakyat sila kasi hindi namin pinapasok sa loob para malinis. Ito yung misc natin. Misc ang tawag namin kasi nandiyan nakalagay lahat kung ano yung mga gamit na kailangan namin kunin on the spot na hindi na namin kailangan umakyat pa sa taas. So, sa natin. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, andiyan dyan yung aming first aid kit, screwdriver, panukat, headlamp, mga flashlight na maliliit, pambiglaan lang din. Headlamp, kompleto yung headlamp namin. Lahat kami meron yan. At alcohol, andiyan dyan din. Mga solar flashlights para sa electrical, mga battery, mga fuse. Ayan, nandiyan dito rin lahat. So, kompleto na tong side na to ng mga kailangan namin gamit on the spot. So, dito lahat nakalagay yan sa side na to kasi nga, accessible. Dito naman sa kanan, dito sa ilalim, dito namin nilalagay yung mga gamit namin sa labas. Ito, pwede mo yung ganyan yan. So, may sabitan ka na. Heavy duty yan. So, pag mga projector namin o kung ano yung mga kailangan namin isabit dito sa labas na mabibigat, pwede mo idikit ito. So, anywhere, pwede ka makapagsabit. Ito yung ginagamit namin na wire. Pag sinasaksak namin siya shore power, papunta dito sa van para makapag-charge yung battery natin. Andi dito din yung mga jumper cable, panghangin ng gulong. Dito na kalahat nakalagay yan, yung mga pang-recovery. Pakit tayo sa taas. Stacy, uro ka muna. Yan. Unahin natin itong side na to. Dito nakalagay yung water booster, dyan, para papunta sa gripo, papunta sa shower, sa loob nitong CR. Dito din nakalagay yung mga kawali. Ayan, ito yung mga kawali, pakita ko sa inyo. So ito yung kawali naman namin, pakita nyo, lagi dyan, men. At least wala kang problema kahit saan mo siyang bato ipatong kung saan man magas-gas-gas-gas, diba? Nandito din yung aming mga foldable na mga strainer. Ayan, dyan din nakalagay yan para sa dede ni Astig. Panghugas na rin namin kung ano-anong mga gulay at prutas. Ito naman sa pinto sa gitna, ang nakalagay dito ay basahan, asin, paminta, seasoning. Dito nakalagay yung mga panluto dito sa loob. Yung nasa labas, iba rin yun. Para sa labas na lahat yun. Ito naman pintuan sa kanan. Dito naman nakalagay yung mga baso, mga tasa namin, lahat. Kompleto yan para sa amin. Butane stove, dito rin nakalagay. Yung kaldero, dito nakalagay. Ito naman sa taas. Dito nakalagay yung stove. Ayan, dual stove yan. So nakakapagluto kami ng dalawang sabay dyan. May takip din siya para pagka hindi ka na magluluto, nagagamit namin siya as patungan. Meron ding lababo dito sa kanan. At meron siyang parang strainer na nilalagay namin ito. Yung mga hindi pa namin nahuhugasan, mga kutsara, baso, dyan lang namin sinushoot. May tissue dito sa taas. On the spot, may tissue ka rin na nakukuha. DIY lang lahat yan, nakinabit ko. Ayun, nag-work naman lahat. Thankfully, yung mga DIY ko.
And ito naman sa side na to, dito nakalagay yung aming mga plato, kutsara, tinidor, ayan, mga mangkok. So accessible lang dyan sa area na yan, kaya dyan namin siya nilagay. Ito naman sa gilid naman, dyan nakalagay yung para sa ref, range hood. Ito kasing nasa baba na to, exhaust fan ito. So pagka nagluluto kami, hindi umiikot dito sa loob ng van yung init ng niluluto namin sinaing or ulam. Sink light, water pump, ayan, shower light, at CR fan, ayan. Dito natin makikita yung bolts na battery natin, kung ilang bolts na rin naiiwan at ilang bolts yung pumapasok. Dito naman makikita yung para sa 220 na inverter natin. Pagka naka-on yun, maka-on din natin ito. So ngayon naka-off siya, hindi natin siya may-on. Ito naman, water level. Diyan naman natin makikita kung gaano pa karami yung tubig natin sa tangke. 70 plus liters yun. So diyan namin nalalaman kung kailangan na ba namin mag-i-give sa mga ilog-ilog na dadaanan namin. Right? Yan, i-on mo lang yan. Makikita mo yung parang red niya na guhit. Ayan, umakit yan pag full pa. So ngayon, nasa full tayo. Ito naman yung on-off nung ating range hood. Try natin i-on. Range hood and on natin. Narinig nyo? Ihigop na ng hangin yan sa niluluto mo dito sa baba. Ayan, may light din siya. Kita niyo yung light. May light din mismo dito sa sink. Ayan. Ayan, so, yeah. Ayan, ito yung switch niya sa taas. Sink light. Ito naman yung aming heater dito. Pagka naliligo kami ng alanganing oras sa gabi, gas yung pinaka nagpa-power sa kanya. So, ito naman, CR natin. On natin yung shower light. Ayan, naliwanag na siya. So, ayan. Fit na fit ka lang dito. Kahit ako sa inyo yung loob. Ayan, merong shower. Ayan yung on ng shower. I-on mo siya. Ayan yung salamin. Kita nyo ako. Ayan. Puno mo na siya ng ganyan. Tak! Ayan, ayan yung mga pang hilamos, mga sabon, shampoo. Sa baba ko, ayan yung toilet. Diyan yung iyan namin, etc. So, ayan. Nakasara siya. So, pupul mo lang to. Ayan. Close mo ulit. Pak! Sealed na siya ulit. So, yung mga amoy o kung ano man, hindi babalik palabas. Kasi ito, tatanggalin mo tong lock na to sa gilid, ayan, para matanggal mo tong ilalim, para pag i-dispose mo na siya sa mga CR talaga or septic tank area, tatanggalin mo lang yung ilalim niya. Ito naman yung drain niya. Pagka naligo ka dito, drain na siya dyan. Ito lang yung loob ng CR. May ilaw and exhaust. Sabitan ng toalyo kung ano man. Pero mostly, ginagamit namin itong banyo as stock room. Hinalagyan namin ng mga puan, lamesa namin, kasi bihira naman kaming gumamit yan. Ito namang next, dito naman yung pantry. Ayan, dyan nakalagay yung mga pagkain namin. Ayan, dyan yung mga sponsor. Nor Sinika, 555 Tuna, Jamstown Sardine, Super Crunch, Magnolia Pancake, Bigas ni Manong Tigas. So dito naman sa kabilang side, nandito yung aming inuman ng tubig. Sa ilalim naman ng pantry ay ang aming refrigerator. May lock yan para just in case na bumabiyahe tayo, hindi siya bumukas. Ayan, buksan natin ha. Ish. Ito, mga eggs kami dyan. Yung mga soft drinks, Bear Brand the Sterilized. Yeah, kung ano yung mga stocks natin dyan. Hotdog, ayan, sa freezer, matigas na siya. Ito naman sa pinakababa ng ref, ayan ang toolbox. Yan ko nilalagay ang aking toolbox. Ayan, buksan ko na rin yung toolbox para makita ninyo. Yan, dyan nakalagay yung aking mga electrical tape, Teflon, mga super glue. Dito yung mga tools natin, meron tayong sulda, meron tayong crimper, meron tayong plies, may martilyo, may allen wrench, may cutter, may marami. Mga long nose, lahat nandiyan dyan. So pang biglaang ayos nitong van, meron din tayo nyan. Sana lang, hindi magkaroon ng sira ito na kakailanganin ng ibang tools. Right, nakarating na tayo dito sa loob mismo ng camper van. So saan kami natutulog, saan kami nanonood ng TV, saan kami kumakain. So dito kami nagtatambay mismo sa lugar na to. Let's go! Unahin natin itong fan dito sa kisame at saka ilaw. So itong fan dito sa kisame, pwede itong exhaust palabas, pwede rin ito na intake papasok. May in and out siya, and pag naka-in siya, on mo siya, yung hangin, hihigupin niya yung init palabas. Pagka sinet mo naman siya sa out, yung hangin naman galing sa labas, hihigupin niya papasok. So depende kung ano yung kailangan mo. Ayan, papasok yung hangin niya ngayon. Ito naman, ilaw, pinaka main light natin dito sa mismong van. Is ito sa gitna. Meron din yung mga lights dito sa gilid, warm white para relax lang yung vibe, and ito naman yung mismong main light natin para kita natin lahat, white light. Ito naman yung ating lagayan ng damit. Yan, diyan nakalagay ang aming mga towel. Ayan, itong side na to. May ilaw din yan dito. So diyan. Ito next naman, dito naman nakalagay yung damit ko. Ayan, dito yung mga t-shirt ko. Ayan, nakikita nyo. Puro masid. Walang iba, puro masid lang yan. Dito naman yung sofa namin na mahaba. Yan, iba dito, iba dyan, iba dito. Yun ng TV, yan, tangkita na namin dyan lahat.
pwede mo rin isara yung cover sa likod. Yeah, 360 to, pwede namin ma-sealed na wala talaga nakakita sa amin dito sa loob. So pagka, yun nga, nasa lugar kami na crowded, safe kami. Kasi hindi nila alam kung ilan tao sa loob, may tao ba sa loob o what, kala mo may nakapagal na sasakyan. Dito sa ilalim ng inuupuan ko na to, dito nakalagay yung battery system natin. Nandito yung inverter, charge controller, and fuse box. Pakita ko sa inyo. Ayan, pagka tinanggal mo yung upuan na sandala na yon, ito ang nasa ilalim niya. Dito ang ating battery system. Ayan, meron tayong dalawang 100Ah na lithium ion na battery. At meron tayong 2000 watts na inverter para yung 12 volts natin magiging 220 volts. At meron tayong charge controller na 40 amp. Sa bubong naman ng van na to, meron tayong tatlong 150 watts na solar panel. At meron din tayong fuse box dito. At meron tayong mga fuses. Ayan, nilagyan ko siya ng mga fuse. Ito yung kanyang bus bar. Ito yung mga switch niya. Basic lang siya. Nung dumating to dito, napaka-komplikado ng setup nito. Ang daming kung ano-ano pa dyan. Ngayon, na-clear ko. May space pa nga dito. Actually, pwede pa madagdagan ng battery ito. Kaya pa ito ng apat na battery dito. Inag-aralan ko to lahat hanggang sa matutunan ko kung paano ba talaga siya gawin ng proper, and sa tingin ko mas maayos siya ngayon kaysa sa dating setup ng power system nitong sasakyan na to. So nakita nyo na yung battery system natin. Ito naman, papakita ko sa inyo yung dalawang upuan na yan kasi meron din yung storage sa ilalim. Pero bago ko pakita sa inyo, tanggalin muna natin itong lamesa dahil itong lamesa ay natatanggal na to. Ayan, dito natin yan nilalagay sa taas. Hintable natin, safe dyan sa taas. So hindi siya storbo, hindi rin kakain ng space. Ito naman, tatanggalin natin. Lugin muna ng konti. And tatabi na natin sa kanya. Yan, kung gusto mo nang maluwag, ganyan lang. Mas makakatambay ka na dito, huwag kayo ng TV kung hindi na kailangan ng table. Ito namang ilalim ng inuupuan ko na to. May another use pa yan, hindi lang yan basta upuan. Ang ilalim kasi nito ay storage din. So ayan ang ilalim niya. Andiyan yung mga hammock natin. Ito yung mga sleeping bag, mga sapin, mga carpet. Andiyan din yung ating mga tent at mga pang-outdoor natin. Dito nakalagay sa side na to. Sara na natin. Meron naman din siyang bukasan sa ilalim. Ayan, meron din kami dyan mga inflatable na kama. Salbabida ni Jaydon, salbabida namin. Masa mga duyan. Meron din siyang bukasan dyan. Ito namang upuan sa ilalim ng TV. Lagayan ng water tank natin. Pero maluwag pa yung paligid niya. Kaya ginawa na rin naming storage. Nilagyan namin ng mga pang diving na sapatos at mga diapers ni Jaydon. Ito yung water tank natin. So puno siya ng tubig ngayon. Yeah, pakita ko naman sa inyo ngayon yung kama dito sa taas. Hindi lang yan ang kama ng van na to. Kasi kung yan lang yung kama, hindi kami kakasya lahat dito. Wala kami tutulugan na Janice at wala kami tutulugan na Stig. Itong mismo kinatatayuan natin, itong sofa na to at itong dalawang upuan na to, nagiging kama to lahat. Kunin natin yung bakal dito. Meron yung bakal dyan. Ilalagay mo yan dyan. Angatin mo yan. Yan. Tanggalin natin itong sandalan at papuesto natin yan dyan. Kukunin mo lang itong sandalan sa ilalim ng TV. Lagay natin dyan. Kama na. Sleeping baby! Hindi pa yan yung pinakakama niya. Kukunin mo lang tong sandalan na to. Tapos ipapasok mo dito. Bam! Kama na lahat. So, pwede ka na rin humiga ng paganyan. Full body. Ako, 5'8 yung height ko. Kama all the way. Baby, kung gusto mo ng view, dito ka. Gusto mo naman lumilax pa ganyan, dito ka. Maluwag! Ganyan yung itsura niya kapag walang sapin. Kapag sinet up naman natin siya, ganito yung itsura.
Yeah, so yun ang loob ng van ng Ong Fam. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Sana nag-enjoy kayo sa labas na to. Andiyan na si Johnny sa likod. Dinatid niya si Jay doon sa bahay kanina dahil nandito ni sila kanina. Yan ang kanyang sasakyan. What's up? Kamusta naman kayo? Ayos na. Tapos na. Na-tour mo na sila? Ha? Na-tour ko na. Nag-enjoy kayo? Hindi ko alam kung nag-enjoy sila kasi dami ko talagang pinakita eh. Tapos si Jay doon. Okay na doon. Kaya nga eh. Nangangalay na yun dyan eh. Nagpupo na dito. Daddy niya. Ganun pa siya. Sabi ko sa tingin ka. Sabi niya. Ulit? Ito niya yan. Masid. Yes. Meron pa yan sa likod. Certified. Certified yan. Masid. 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 Sa susunod pati sombrero niyan. Yeah. Masid na. At least nakita ninyo kung ano yung lagi natin ginagamit pa biyahe. Ano yung nasa loob niya. Yung mga, mga curious dyan. Diba? At least alam. Nasagot. Nabigyan namin kayo ng sagot. Nabigyan namin kayo ng tour. At least yun. Alam nyo rin. Diba? Tama. So sa ito yung ginagamit natin siya sa biyahe. Alam nyo na kung ano yung function ng mga ginagamit namin, kung ano ba talaga yung nagagamit lang namin dyan, saan kami natutulog dyan, ano yung ginagawa namin. At alam namin. Nyo na ngayon kung tuwing nabibiyahe kami, kung bakit patahimik yung mga kasama namin. Kasi kalmado sila sa likod. Relax so ayun lang. Come on ka, lika dito. Ayan, siya yung nagbibideo sa akin kanina. Bye! And dalawa lang. So maraming salamat sa inyo lahat. Paalam na kayo. Bye! See you on our next biyahe. Tug-tug-tug-tug-tug. Ayan si Kuya Guard. Kinapaalis na ako ni Kuya Guard. Yeah. Alright, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako si Gio Ong at kami ang Ong Fam. Let's go!